Johnny Lee, patawarin mo. Patawarin mo ang aking ama. I'm sorry. Jiro! 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 Sa Soul Jumper, kontra Jun. Papa, bakit mo ginawa yan? Bakit ka nagsinungaling para si Jiro ang pumunta sa lugar na yon? Siya mismo may gustong malaman kung anong katotohanan sa mga nangyayari. Tinulungan ko lang siya. Wala siyang anak. Inosente si Jiro Kim. Pero dinamay niyo siya. Namamatay ang tao kahit sabihin mong wala silang kasalanan. Tulad na nangyari sa mga kasama ko. Pero ngayon oras na para magbayad ang may kasalanan. Tumakas, Conrad? Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng gustong tumakas, hindi ba? Ikaw, sinira mo ako. Ano ba talagang gusto mo? Buhay mo. Yung dati, wala na akong nagawa. Sinasabi mong parang napilitan ka lang dati? Ganun din ang nangyayari ngayon. Mapipilitan akong patayin ka. Huwag! Huwag naman! Ayoko! Huwag! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Huwag! Huwag mo ko itamay! Please! Please! Huwag mo ko patayin! Huwag!
secret document nasa compressor. Johnny, ipakita mo yun sa kanila. Chiro, Johnny, nakita mo ba? Kailangan pagbayaran ng mga taga North Korea ang ginawa nilang terrorist attack sa Aung San Mausoleum. Isang special task force na binuo ng 21 agents ang naatasang gumawa nito. Misyon nila ang pasukin ng Pyongyang City pagkatapos nilang patay ng 7 general ng North Korean Army. Pero dahil sa mga sniper na ipinadala ng Republic of Korea, pinatay ang mga ito mula sa submarine ng bansa. Ang mga taong nagplano ng misyong ito ay ang mga sumusunod. Oscar Lee, mas magkakaroon ng saysay ang pera ko sa akin mapupunta. Kailangan masuklian ang hirap ng totoong nagsisilbi sa mamamayan at sa bansang ito. Naiintindihan mo? Ano? Itigil niya! Naniniwala ako sa Republic of South Korea. Pagbilang kabayaran, bibigyan mo ako ng 20% na komisyon. Sandali! Patayin niyo yan! Huwag kayong maniniwala sa nakikita niyo sa monitor, mga kasama! Francis Kim. Isa itong pagnanakaw. At ang City Hunter naging isang maagawa nito. Ginawa niya ito para maging sikat siya sa mga estudyante. At purihin siya dahil dito. Pero gusto mo mangyari? Aminin ko lahat. Para lang sa kanila. Yun ba gusto mo? Hanggang dyan ka lang! Conrad Jun. Hindi ba yan ang City Hunter? Kundi isang taong naghihigante. William Choi. Akong pumatay sa prosecutor kundi si Conrad Jun. Ah, ganun ba? May pinagkaiba ba kayong dalawa, Papa? Hindi rin naman siyang pumatay sa mga kasama niyo noon, hindi ba? Hindi siya. Ipinagawa niya yun sa mga tauhan niya. Huwag na huwag mo akong mayahaling tulad sa mamamatay tao na yun, maliwanag! Ang huling taong mananagot ay ang presidente ng bansa natin. Sa paraang matagal nyo nang pinag-isipan. Tama ako, hindi ba? Gusto nyong patayin ko ang sarili kong ama. Kaya nyo ako inalagaan at hinulman ng maging ganito. Nilayo nyo ako sa mama ko. Pinaniwala nyo ako na kayo ang totoong ama ko. At ngayon, gusto nyong patayin ko mismo ang sarili kong ama. Yun ang plano niyo. Pero hindi ko magagawa. Naging ama mo lang siya dahil sa dugo at katawan. Alam ko. Pero nung nakasama ko siya, naniwala ako mabuti siyang tao. Ang pinaniniwalaan mong mabait na presidente ay taong nandaya rin para makarating sa pwestong kinalulugaran niya. Tingnan ko lang.
kung anong mararamdaman mo kapag nalaman mo na kung anong klaseng taong totoo mong ama kapag nag-iisa na siya. Huwag kayong masyadong umasa sa mga pangarap niya. Hindi mangyayari yun. Sinasabi ko ngayon pa lang. Kaya pag-aralan niyo ng tangkapin. Linisin niyo na lang ang dugo sa talim ng blade na ginamit niyo. Si Randy Seo, nasa harap ninyo at sa inyong mga nasa tahanan ang maglalabas ng katotohanan. Kaya sana'y mapatawad din niyo ako sa lahat. Ngayon na ang oras para malaman ninyong lahat ang totoo sa kaguluhang ito. Bantayan natin lahat. Dahil ang susunod na bibiktimahin ng City Hunter ay ang sarili nating presidente ng bansa. Dahil sa sweep mission noon, 18 taon na nakakaraan. Si Oscar Lee, Francis Kim, kasama si Randy Seo, ang inyong lingkod. Pero kaming apat lang ang naging biktima ng isang paghihiganti. Pero ang totoo, ang talagang may kasalanan sa misyong yon ay walang iba kundi ang nag-iisa nating minamahal na presidente. Siya lang ang nagdesisyon nun. At ang nagpatupad, kaya sinunod lang namin siya. Director, inamin na ni Conrad Chu na presidente daw nagtayo ng sweep mission. 5 taon daw ang kasama sa incident ng 1983. Yan pa lang ay inaamin ni Chu. President William Choi's emergency press conference. Isa po bang setup ang sweep mission ng 1983? Hindi ko alam na ganun ang mangyari. Totoo po ba noong October 1983, directly kayong involved sa NAMPO sweep mission? Inaamin ko yan. Nabanggit kanina ni Randy sa iyo na kayo daw ang huling target na City Hunter. Ano hong masasabi ninyo? Hindi ko lang masiguro kung bakit nagbitiw siya ng ganong statement. I'm sorry, but we will end this press call now. Last question na po, Mr. President. Hindi ba tinahanap na isang special investigation prosecutor ang isang classified document noong 1983? Pero sa kasabaang palad, kinamatayan niyo yun. Alam niyo po ba yun? Sa misyong yun ay walang iba kundi ang nag-iisa nating minamahal na presidente. Siya lang ang nagdesisyon nun. At totoo ba yan, sir? Kaya sinunod lang namin siya. Ang presidente natin ang may kasalanan. At para mapaghigantihan niyo ang presidente, pinaikutan niyo ng maraming panunuhol ang mga kasama niya para magmukha siyang kurap na presidente. Natatakot ka ba? Alam niyong gusto ko lang ipaghiganti ang kapatid ko. Pero ang guluhin ng bansa, wala yun sa plano ko. Sumama ako dahil ipinaghihiganti natin ang mga kasama niyo nun. Pero bakit? Kailangan idamay ang mga walang alam. Captain! Matigas ang ulo niya. Ilang beses ko na sinabi sa kanya, huwag siyang lalakad na mag-isa para mag-imbestiga. Hindi siya nakinig. Ginawa pa rin niya ang gusto niya. Salamat. Hindi ko man lang nalaman na tungkol pala lahat yun sa papa niya. Kaya pala siya puro utos.
Nagalit tuloy ako. Matawarin mo ako, attorney. Hindi ko naman kasi alam eh. Sa kayo na ugali ng anak ko, Jiro Kim. Ako pinatatapos nyo na sinimulan nyo. At wala akong magagawa kundi gawin. Dahil alam kong tamang ipinaglalaban ninyo. Gusto nyo lang magkaroon ng hustisya ang mga krimen. Kaya, hanggang nasa posisyon ako, pangako ko, tutuparin ko yun. William Choi. Bakit nandito ka, ha? Alam mo na, di ba? Namatay siya sa pagsunod sa'yo. Hindi ba? City Hunter? Ikaw yun eh! Ha? Alam niya yun. Gusto ka niyang hulihin kaya kanya sinusundan. Wala na si attorney! Dahil lagi mo siya pinapahamon! Ano ba na mangyari? Babalikan kita! Huwalihin kita, City Hunter! Magtago ka na! Bitiwan niya ako! Bitiwan niya ako! Magtago ka na! Nandito ako para makirama kay Prosecutor Jiro Kim. But I think I'm not welcome. Nalaman kong si Conrad Jun at ang presidente ay parang may naging usapan na. Kaya nang maupo ang presidente, inaward niya ang hewon kay Jun dahil malakas kumita to. Naramdaman ng mga tao ang pagbabor sa kanya. Pero bago pa maupo ang presidente, malaki ang perang nawala sa hewon na ginamit pala sa election campaign. At ang kumpanya naging kabayaran. Hindi ba? City Hunter? Alam niya yun. Gusto kanyang hulihin kaya kanya sinusundan. Wala na si attorney! Dahil lagi mo siya pinapahamon! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ikaw! Entered the country on April 13, 2011. On May 2nd, he came to work in network security and communication. Nung ginamit ang IP address ng Blue House para kay Congressman Lee, nakausap ko siya mismo sa loob ng opisinang to. Si Prosecutor Kim naman ang nag-imbestiga nung nakakambuong computer system. Siya ang namuno para malaman ng lahat na may ibang gumamit ng IP address ng Blue House. Nandun din si Johnny Lee nung araw na ibinalik ko ang album ng 1983 Security Agents.
dyan, hindi na makaya. Mr. President, nasa labas po si Inspector Jiang. You can let him in. Mr. President, iniimbestigahan ni Attorney Kim ang mga pinagdududahan niyang City Hunter. Sina Jin Pyo Lee at si Johnny Lee. Sina Jin Pyo Lee at Johnny Lee? Kasama sa Special Forces team noon si Lee. At napatunayan naming isa siya sa mga bodyguard ng Blue House. Pero nawala siya. Kaya naisip noon ni Attorney na maaaring may kinalaman siya sa Sweet Mission noong 1983. Bigla ulit siya nagpakita bilang si Steve Lee na isang Korean-American entrepreneur na may malaking antler business. Pero ang totoo, isa siyang suspected drug lord na mula sa Triangle. Iyon ang pinatutunayan namin. Triangle. At si Johnny Lee? Suspecha namin anak siya ng isa pang bodyguard na connected din sa Blue House noong 1983. Si Andrew Park, asawa ni Susan Lee. Andrew Park? Susan Lee? Sa napag-alaman namin, dinukot ni Jin Pyo Lee si Johnny nung sanggol pa siya. At pinalaki sa Triangle. Sandali. Mukhang may nahalata na si President Choi sa nangyayari. Dahil nakiusap siya na ibigay namin sa kanyang personal identification file mo. Ko na po ng pictures yung blog niya. Binisita niyo na ba yung site? In-upload ko na ang drawing ko. Sinubukan ko rin lagyan ng video file. Ikaw nang mag-check kung tama. Siya nga pala. Napanood mo ba ang press con ko? Yes, sir. Napanood ko. Mr. President, may isa lang akong gustong malaman. Lahat po ba yun? Totoo, Mr. President? Totoo yun lahat. Sa pwestong to, maraming desisyon ang nagaganap. Minsan kahit anong gawin ko, hindi ko magawang desisyon na mag-isa. Kaya naisip ko na dalawang bagay na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Ang kalusugan ng mga tao at ang kanilang edukasyon. Hindi ko pinayagan ang privatization ng healthcare. Naging tutol din ako sa mataas na education cost na maaaring maging sagabal sa pag-aaral. Iyon ang pinaka-priority ko. Sa loob ng ilang araw, pipilitin kong ipasa nila ang private school reform bill mula sa National Assembly. Para ba yan sa lahat ng estudyante? Pero hindi ba sa maling paraan ng galing ito? Ayusin, nasa trabaho ko ba ngayon? Wala ka na bang sakit? Aha, okay na ho ako ngayon. Nandiyan ba si Johnny? Hindi ko pa siya nakikita dito eh. Huwag ka mag-alala. Busy lang talaga siya ngayon. Sandali lang. Mainit ba? Bakit naka long sleeves kayo? Bakit? Mainit ba dyan? Dito kasi palagi malamig kaya mahirap mag-t-shirt lang sa loob ng bahay. Siya nga pala. Nakapangalan itong bahay sa akin. Ano? Nagulat ka ba? Hindi daw nag-iayabag sa'yo, ha? Ikaw pala. Nandiyan si Nana.
Si Nana? Nabalitaan ko lang kay Tita na ang president ang totoo mong ama. Nahirapan din akong tanggapin yun. Malupit ang tao nagpalaki sa'yo. Napakasama niya. Binukot ka niya nung sanggol ka pa lang para paghigantihan mo sa huli ang totoo mong ama. Bigla ko naalala lahat ang nadamay sa paghihiganting. So Oscar Lee, Randy Seo, Francis Kim, Conrad Jun, pare-pareho silang corrupt. Kung hindi sila napatunayang corrupt, napatawad ka sana sila. Kung mapapatunayan mong corrupt ang presidente, parurusahan mo rin ba siya? Kapag napatunayan ko yan, kailangan bang ikaw pa ang magparusa sa kanya? Pero siya pa rin ang ama mo, Johnny. Hindi mo pwedeng kalimutan na lang. Sumulok si Jiro Kim. Hindi ko itatago ang totoo sa lahat. Dahil ama ko ang nagkasala. Kahit na naging malaking pabor yun sa ama niya. Ako ang bodyguard ng presidente ngayon. Tulad na nangyari noon, baka magkaharap uli tayo. Hindi na natin alam ang pwedeng mangyari. Sana lang, huwag mo nang gawin yung isang bagay ng pagsisisihan mo. Kilala mo si Congressman Lee, di ba? Siya ang highest council member ng Security Party. Congressman Lee? Iniimbestigahan siya ngayon sa isang bribery case na may kinalaman sa privatization ng healthcare. Ayun. Kasama niya sa party si President Choi noon, kahit na political opponents ang dalawa. Kung mawawala si Congressman Lee, mahihirapang ipasang private school reform bill. Marami din siyang nahahatak. Kaya importanteng makasama siya sa botohang mangyayari sa isang araw, para lang sa bill na yun. Kaya kailangan makumbinsin ni President Choi na bumoto si Lee para sa kanya. Salamat. Mag-research pa tayo. Hello, Mr. President. Natapos na po namin ang security inspection. Safe na po ang buong area. Wala kami nakitang kakaiba. Naghihintay na po sa inyo si Congressman Lee sa loob. If that's the case, you can have your men wait for us outside. Sorry sir, hindi po pwede. Kakatapos lang ng incident sa guest hall. Hindi pa tayo masyadong secured. Kahit na 30 minutes lang, yun lang ang hiling ko. Mr. President. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Congressman Lee. Kailangan ko ng tulong para maipasa ang private school reform bill. Kung tutulungan kita, ano naman ang may tutulong mo sa akin bilang kapalit? Kakausapin ko ang prosecutor's office para hindi ka naimbestigahan sa kaso mo. Ang insidente kay Oscar Lee, marami nang nagalit sa National Assembly kaya hindi ka na nila pakikialaman sa kaso mo. Kahit na alam kong may usapan na kayong dalawa ni Conrad Jun at ramdam ito ng marami. Pero sige, handa pa rin ako na tulungan ka. Salamat naman. Alam mo, hindi na maganda para sa magkakampi ang nagkakagulo dahil matutuwa ang kalaban.
Gagamitin ko ang lakas ko para may pasama ang private school reform bill na yan. Kaya huwag ka nang mag-alala. At ako naman, aalis ngayon nang naniniwala pa rin sa'yo. Maraming salamat. Bakit ka nandito, Professor Lee? Hindi ko alam na magaling kayo mangumbinsi. Lalo na sa mga taong masasama. Hindi ko ito pagsisisihan kung mas maraming tao ang makikinabang sa transaksyong narinig mo. Sila ang mas dapat na inuuna. Sabi niyo noon, magsisilbi lang kayo pag-upo mo. Pati rin pala pangungumbinsi. Sa posisyong hawak ko, minsan matututo kang manimbang. Nung inutos yung patay ng 21 Special Agents, manimbang din ba kayo nun? Marami ang gustong mag-aral. Pero dahil sa taas ng tuition, hindi nila magawa makapasok sa eskwelahan. Kung hindi ko ito susuportahan, sino ang papalit sa mga pwesto namin? Sino ang magdedesisyon sa bansa natin? Hindi lang dapat mayayaman. Karapatan din yun ang mahihirap. Tatanungin ko kayo. Tama bang magnakaw para makakain ng mahirap? Hindi niyo dapat sakyan ng masama para gumawa ng mabuti. Hindi dapat pinagtatakpan ang anumang kasamaan. Gusto kong malaman yung nasa akin, ha? Ang secret document. Hindi niyo pinagsisisihan ang desisyon niyo noon. Kaya pipilitin ko kayo pagsisihan niyo. Para na rin sa nakararami. President, okay lang po ba kayo? Oh, okay lang naman ako. And I'm about to go out. Agent Kim, ano nangyayari? Wala po, sir. Tapos na kasi ang 30 minutes. Hindi pa rin lumalabas si Mr. President. Okay, if that's the case, I'm leaving. Lang journalist. Ako ang intel sa budget ng election. Umiiwas ako sa mga taga-gobyerno para hindi mapahamak si Mr. President. Paano mo nga pala ako natagpuan? Alam kong talaga nag-effort ang President na gawing malinis ang election at ang mga campaign. Tama ba ako? Sabihin na lang nating hindi ako pala tanong kung saan galing ang pera. Kaya wala akong alam. Basta ang sinabi niya, haharapin niya rin yung pagdating ng panahon. Kaya pinakinggan ko lang siya. Nasisiguro ko naman na may sarili siyang record ng lahat. May record siya? Oo. Siya yung taong mahilig magsulat sa diary kahit na mga expenses sa opisina. Sigurado akong may ledger siya. Pero nasaan yan? Alam niyo ba? Nung mabalitaan ni Nikki yung kay prosecutor, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto niya. Ni hindi na nga rin siya lumalabas para mag-clubbing eh. Talaga? Hindi na siya lumalabas? Grabe, seryoso na nga yan. Yun lang naman ang alam na libangan ng batang yun eh. Kaya nga nag-aalala ako sa kanya. Ano kayang magagawa ko, sir? Hayaan mo lang siya. Malalampasan niya rin yan. Bata pa kasi siya. Naguguluhan na nga ako. Para na tuloy akong yaya at hindi bodyguard. Ano kaya kung hanapan ko siya ng blind date? Blind date? Tigilan mo nga yung pag-iisip niyan. Baka mamaya, mapahamak pa kayong dalawa. Hindi natin siguradong panahon niya yun. Baka mamaya, maloko lang kayong dalawa. Tsaka isa pa, uso o modus operandi na ganyan. Kaya mag-iingat siya.
Maniwala ka sa akin, hindi palaging nakikita sa mata ng tao ang kasamaan nila sa buhay. Alam ko yun. Ah, hindi ko ba ma-explain na maayos. Pero, basta kailangan mag-ingat. Mahal kita eh. Sorry, sir, ha? Sinasabi mo isang matangkad at gwapong lalaki na nagpapanggap na journalist ang kumausap sa'yo tungkol sa budget ng election time ko? Salamat at pinalam mo. Okay, just keep in touch. But don't worry, kapag may free time na, dadalaw kami. Isasama ko ang anak ko. Okay, salamat. Darating na siya. Sana lang. Naipasa na ng board ang private school reform bill. Namumutla ka na, Nikki. Kaya binilhan ka tanan chicken, yung favorite mo. Kawawa naman si attorney. I pity him. Kilala ko kung sino gumawa nun sa kanya. Friend siya ni Dad eh. Mahirap na talaga mag-trust sa mga tao. Kasi all of a sudden, nagiging masama sila. Kunin mo na to. Ano ba to? Panlalaki to ah. Ibigay mo yun kay Anton. Ibigay kanino? Siya na ba ang crush mo ngayon? Olga, hindi ako blind, no? At isa pa, hindi ko siya type. So ako may type sa kanya? Oo, obvious, no? Nandito ako para turun si Nikki. Pumasok ka na. Salamat. Wala ka talagang kinatatakutan, Professor Lee. Nagagawa mong pasukin kahit na bahay ng presidente. Hindi ka nga talaga mapipigilan. Talagang hindi. Dahil hindi ko natutunan yan. Ngayon, tatanungin kita. Ano ba ang dahilan mo sa lahat ng ito? Dahil gusto kong magtiwala. Gusto kong magtiwala sa mga taong nangako na magiging tapat sila. Magtiwala sa mga pangako ng bayan na proprotektahan niya ang tao niya. Gusto kong magtiwala sa edukasyon na ituturo nito ang tama. Kahit na matabunan pa ito ng mga mali. Gusto kong magtiwala magiging mabuti ang tao. Gusto kong maniwala kasama ng mga agent na namatay sa Nampusi sa pangako ng bansa nila. Ibabalik ko yun sa bayan para sa nakararami. Ang sweet mission na yon, kailanman ay hindi ko kinalimutan sa bawat araw na dumadaan. Alam ko ang pinagdaanan ni Jean Pio dahil mahal ko ang bayan. Kunin mo mga illegal fund na nakuha ko noon habang ginagapang ko ang posisyon.
hanggang maging presidente. Gamitin mo to. Gawin mo ang gusto mong gawin. Johnny, patawarin mo ang papa mo dahil naging kanya ang buhay mo. Tapusin mo to. Dahil ang taong mas nahihirapan sa nangyayari ay ikaw, Johnny. Kailangan mo ba talaga to? Hindi ko to pwedeng iwasan. Wala akong magagawa. Sisimulan na po natin ang napagkasundo ng votation para sa Private School Reform Bill. Ito na, sir. Oh, salamat. Sige ha. President ang nagplano ng SWIFT mission ng 1983? Oh. Ano to? Pinag-utos ng patay ng agents ng sariling bansa. Ano to? Ano to? Patingin. Ano to ba yan? President. Illegal funding scheme ni President Choi. Bago siya maupo. Kompleto ang pangalan ng councilman. Pati pala pagpasa ng reform bill. Ginawan din ang paraan ng presidente. Headline to. Tara. Tara. Private School Reform Bill poll results. Ang sangayon, 228 votes. Ang hindi, 41 votes. Abstain, 5 votes. I declare that the Private School Reform Bill 2011 is now in place. Maraming salamat naman. Masaya po ba kayo? Mahayaw, masaya ako. Hindi pati isa ka rin sa nahirapan sa pag-aaral dati. I see. Sana ginawa ko na to noon pa. Please come in. Sir, Mr. President, may nangyayari po. Grabe, no? President William Choi's use of illegal campaign funds revealed. Si President William Choi, habang ipinapasa natin ang kanyang private school reform bill, ay nagkasala sa bansang ito. Hindi lang sa pundasyon ng demokrasya, kundi sa bawat mamamayan. Kasama na ang SWIFT mission noong 1983 na inilihim niya at pilit na itinago sa mga tao.
dahil dito bilang council member, itinideklara kong mula sa araw na ito na hindi na siya karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Kaya ngayon si President William Choi may kailangan matanggal sa kinaupuan niya. Mr. President, idiniklara na ng Congress ang kanilang kagustuhang ma-impeach kayo sa pwesto. Wala po akong magagawa. I'm sorry, sir. Don't be sorry. Because now I'm relieved. Dapat nga napaagad pa ito. Ano yan? Ang mga taong ito ang mga pinakiusapang ipasa ang private school reform bill at tumanggap na suhol. Kaya pala, isayin niyo sila. Igulo ang mga yan. May nakapagsiwalat na ang limang kongresistang ito ay tumanggap ng suhol para ipasa ang private school reform bill ng presidente. Natagpuan sila sa harap ng prosecutor's office kasama ng mga ebidensya. Kasunod ito ang impeachment na ipinasa ng mga taga-senado para patalsikin sa pwesto ang kasalukuyan nating presidente na si William Choi. Ipinasa ito ngayon dahil sa kanyang involvement sa mga inakusahan. Siya umupot na! Kakusapin si Papa. Agent Kim, duty ka bukas, di ba? Dahil naka-red alert na naman tayo, maging alerto ka sa mga tawag ko, okay? Pero Chief, hindi ako naka-duty bukas eh. May schedule ka. Nagugulo ka yata. Hindi oh, Chief. Isinulat ko lahat dito ang... President's card schedule for the week. Mr. President. Hello? Huwag mo silang kinatatakutan dahil ako mismo ang haharap sa'yo. Kung ayaw mong may madamay pang iba sa gulong ito, hindi mo ako pipigilan, Mr. President. Your meeting is in 2 hours, Mr. President. Okay, thank you, Chief. Pero bago yun, may isang taong gustong mapagkita sa akin.
Don't search him anymore. Just send him in directly to me. Yes, Mr. President. Isa pa, gusto ko sana ang mapag-isa sandali. Pero hindi po pwede yun. Please arrange it for me. I just need some time to think. Yes, sir. Sinabi niya sa akin, hinihintay niya kayo sa loob. Please, step inside. Magagawa ngayon, Johnny. Kaya mabuti pang umalis ka na. Sinabi ko na to noon. Ako ang pipigil sa'yo. 28 taon kong plinano ito. Kaya mahihirapan kang gawin yan. Pumatay sa sarili kong ama. Pero paano ako mabubuhay pagkatapos nun? Dahil sa inyo, nabaril ako ng babaeng mahal ko. Akala niyo ba nakalimutan ko na? Kayo ang amang nagsakripisyo ng binti para sa akin. Alam niyo ba ang mararamdaman ko? Kung papatayin ko kayo. Inisip niyo man lang ba ang kapakanan ko? Naging mahalaga ba ako sa inyo? Papa, gusto ko lang ng normal na buhay. Nang may ama't inang nagmamahal sa akin. Pero, pangarap lang pala yun. Palaran ko. Tatapusin ko na itong ngayon din. Huwag! Tama na! Ibaba niyong baril niyo! Johnny, itigil mo na yan. Please, Johnny, tama na. Hinintay kita. Nandito lang ako ngayon. Para maningil ng buhay. Sorry, Agent Kim. Please step aside. Thank you.
gumagalaw. Subukan niyo magpapatok. At papatayin ko ang taong ito. Ako ang nag-iisang nakaligtas sa Swift Mission ng Korea noong October 1983. Ako si Jean Pioli. At dahil sa katraydor ang tinamo ng mga kasamahan ko sa kamay ng mga namumuno noon, tinapos ko ang kasamaan ni na Oscar Lee at Conrad Jun. Ako rin ang nagpabagsak kay Francis Kim. Ako ang nagdala kay Randy Seo sa prosecutor's office. At ngayon, nandito ako para patayin ang presidente ng Korea. At aaminin ko, ako ang City Hunter. Cafe latte yan. Ang ganda naman. Ibig sabihin, magaling ka na palang barista, ha? Nana, nahirapan ka siguro nung nawalan ka ng papa. Nangingitim na kasi yung eye bags mo, tignan mo. Talaga? You put this para mawala. Hi, hello! Nana, Nikki! Hi, nakarating kayo. Natapos mo na ba mga dapat mong tapusin sa papa mo? Akalaan nyo, dyan din pala kayo mauwi, no? Nikki, ikakasal na kami. I told you, kayo talagang bagay, eh. Congratulations, ha? Salamat. Siya nga pala, bumalik ka na sa Blue House. Wala na si Professor, eh. Wala nang excitement ngayon dun. Akala ko ba kaya mo ako pakakasalan dahil gusto mong ako na lang ang mag-excitement mo? Sabi ko na nga ba, eh. Pag-isipan ko nga ulit ang kasal natin. Sa inyo na to. Sama mo na to, Nikki. Okay. Okay na naman kung hindi kayo makakapunta. Basta ihulog nyo na lang sa account 2 yung ipangre-regalo nyo sa amin dalawa, okay? Maging masaya ka sana, Olga. Ah, tita. Pagdating natin sa US, baguhin na natin ang pangalan ng snack shop mo. Gawin natin delicious Korean food. Wala pa nakakaisip noon. Ano nga pala hong sinabi ng dating presidente? Humihingi siya ng tawad. At nananalangin na sana maging masayang buhay ko. Magbabarko ako. At mag-apply akong manager ng mga taga-kusina.
Magaling din ako magluto na ibang patay. Manager! Narinig niyo ba ako mag-English? Oh, hey man! Their lives for their country in carrying out a mission. Their honored names shall be remembered forever. Among these brave soldiers are Jim Pyu Lee and Andrew Park. I'll give you all.